Hi guys, good morning. May nakita kasi akong cucumber dito sa may likod. Sa may bintana ba na silip ko kanina. Pero parang, ay naku, ang asukal. Masukal kasi, nakakatakot. Ayun oh. Natatakot ako umapak dito. Lalo't malalaki na yung turmeric. Ayun oh. Tabi-tabi. Nakakatakot umapak. Baka mamaya. Ayan siya oh. Charan. May cucumber. Bali dalawa yan sila. Ayun yung isa oh. Para gawing salad. Pero may tinik-tinik kasi. Sana gagawa ako ng salad. Lagyan ko lang ito. Parang yung ginawa ko na nakaraan. Lagyan ko lang siya ng kamatis. Kamatis. Tapos lagyan ko lang ng sibuyas. Tapos asin at saka pepper. Yun lang. Gusto din kasi ni Asher. Saka na yung isa. Ang sukal kasi eh. Mahirap mag-apak-apak. Baka mamaya. Biglang, kakatakot. Pwede na to. Oh, diba? Nung nakaraan, mas malaki yung, yung kuha ko nung nakaraan. So, ayan guys. Kaya nakikita nyo, naikabit na nila lahat ng wall. Dito sa pagitan ng kwarto. Tapos na. And sabi sa akin ni Asis, bibili kami ng bricks. Alam nyo yung maliliit na color brown? Eto, dito na sila. Eto yung gagawin nila ngayon. Bibili daw kami ng bricks na 100 pieces para ipapanlagay nila doon. Isisiksik nila doon kasi nga mahirap yung hollow blocks na mahirap yung hollow blocks na ilagay. So, kailangan bricks mas maliit. Tapos dito, ganyan yung ginawa nila. Yung idinikit talaga nila sa... Ay, ang sarap nung hangin. Idinikit talaga nila yung semento dun sa may yero para nga maiwasan yung pagpasok ng mga alam nyo naman malalakas ang hangin dito pag gano'n na malakas ang hangin yung mga alikabok na pasok kasi nasiksik sila kagaya nyan o naglagay sila ng bricks so kailangan namin umorder ng bricks para ilagay doon isisiksik doon isisiksik siya dyan para walang uwang. So yan, nandito kami ni Asher. Paano? Pasaway kami ni Asher dito. Naglipat sila ng bamboo. Ayan, tutungtungan kasi itatapos nila yon. So eto na lang. Papa, no? Only this one, no? The front? Huh? Only front, yeah? What? Wait lang, ano pa? Ito na lang. Ang lalagyan nila ng hollow blocks. Ito. Yan. Then, tapos na. At saka ito. Kasi simula dyan sa may poste, slab yan papunta dun sa bathroom. Until they will put. Yeah, I know. Yung ganyan, maglalagay ng wall. Pero sa poste kasi, hanggang doon sa dulo, slab yan papunta doon sa bathroom. So, yan na lang. After nila magawa to, sabi ni Asis, patutuyuin siya ng, Papa, how many days need to dry? How many days need to dry? Asya! 2 days. 2 days? Today siya patutuyuin bago ilagay yung plaster. Anak, come here, anak ko. Come, I'll eat your banana. No, you don't like, I will eat? I will eat? What? What I will do? I will just hold only? You don't like to eat your banana? Huh?
It's very hot there. Don't play there. It's very hot, anak ko. So, yun guys. Kapapatulog ko lang kay Asher. Yan. Iniwan ko. And pupunta ulit ako dito sa may kabilang bahay. Daniel! Naku, magising si Asher. Ayun, nailagay na nila. Ayan, nailagay na nila, oh. Ah, dikit na siya sa yero. Ah, magtatanggal ulit sila ng ano. Dito naman sila sa kabila. Dito naman sila sa may sala maglalagay. Ay, tingnan niyo paano nila tinitik-tik yung ano, hollow blocks. Medyo mahirap. Kaya, ay, medyo mahirap yung paghahati, kaya medyo matagal. Nakatuwa, malapit na. Malapit na matapos yung wall, pero marami pang aasikasuhin. Sa labas, bathroom. Ay. Ganda talaga dito sa may likod. Lalo kapag December, yellow yung ano sa masta. Ganda. Madilim? Madilim. Maliit na kasi yung ano, butas. Kaya medyo mahirap. Kailangan pantay pati yung ano. Ayan guys, tapos na. Nalagay na nila lahat. Oh. Ayan. So, eto na lang. Ayan na lang. Hanggang dito. Ganyan. So, bukas, bathroom naman sila. So, patutuyin ng dalawang araw. Bubuhusan ng tubig, patuyuin, patigasin, saka maglalagay ng plaster. Palitada na. After 2 days, magpapalitada na. So, diba? Ay.
So, nagluluto ako, guys. Nagluto ako ng chicken soup. Naglagay ako ng tanglad. Tapos yung luya. Yan. Salt, pepper. Filipino style chicken soup. Wala akong nilagay na Nepali ingredients. Tulad ng masala, turmeric. Hindi ako naglagay. Kasi masarap talaga kapag native. Iba talaga ang lasa kapag native kesa sa yung 45 days. Sarap niya. Yan din yung ulam namin kagabi. Kaya nagsabaw ulit ako ngayon, guys. Kasi nga si Asher, kagabi ang dami niyang nakain. Dahil nga sa niluto kong tinola kagabi. Pero ngayon, chicken soup lang siya. Walang talbos ng sili, walang papaya. Ganyan lang. So, pakukuluin ko lang siya para medyo lumambot-lambot yung karne. So, yan na yung magiging ulam. So, ayan guys. Yun lang yung ating video for today. Tingnan, grabe yung pawis ko. Oh. Talagang nanlilimahid. Nanlilimahid ako. Tingnan nyo yung damit ko. Pero after ko magluto, maliligo na ako. Ayan. So, sa gabi, available yung oras ko para sa pagligo. Kasi nga, kapag ganyang umaga, todo trabaho din ako. Linis ng bahay, hugas pinggan, luto. After kumain, hugas pinggan na naman. Tapos, konting pahinga lang, luto ako ng merienda. Tapos, hugas-hugas. Kaya, hindi ako naliligo during the day. Kasi nga, yung pawis ko talagang tumataraktak. Kaya, ang ginagawa ko, sa gabi na lang ako naliligo. Para, at least, fresh din yung katawan ko pag tulog sa gabi. Lalo't mainit, mainit naman, mainit dito. So, yun lang yung, ano, yung update natin ngayong araw na to, guys. Ready na yung bahay para palitadahan. Ayun, tinatapos nila yung maliit na uwang doon sa my kitchen. Tinatapos, yun na lang tinatapos nila. So, after nun, uuwi na sila. Then, yun nga, bukas, ang lalagyan naman nila ng wall. Yung bathroom naman, tapos ikakabit na rin nila yung binilihan ming maliit na, ano na, bintana niya. Tapos, ang pinakahuli na gagawin nila yung slab na kasi nga, gagamitin nila yung mga bamboo para yung gano'n, yung mahahawakan nung, ano, nung plywood sa pagbubuhos nga, nung pinakabubong ng ano. So, yun na yung pinakalas na gagawin nila. And, yun nga, sabi ni Asis, i-rest nila ng dalawang araw, patutuyuin, lalo yung mga huling na ilagay na hollow block, kailangan matuyo siya bago palitadahan. So, yun guys, malapit na talaga siyang matapos. Pero, kagaya nga ng sabi ko, kahit na malapit siyang matapos, madami pa din yung aasikasuhin. Tulad ng plumber, electrician, tapos yung terrace dito sa harapan, tapos yung extension din sa likudan. So, dito kasi sa harapan, tatlong poste yung ilalagay, tapos bubong. Tapos sa likod, ganun din. Maglalagay din ng bubong, tapos maglalagay din ng dalawang poste siguro sa likod. Kasi nga, yung pinakaano kasi niya, di ba, may bathroom. So, wag lang ba mabasa, or kapag umulan, wag lang mag-ano yung pumasok ang tubig sa mga bintana kapag umulan. So, kailangan maglagay ng, ano, ng extension. So, yun lang guys. Alam ko na marami ang nagpapa-shoutout sa inyo. Hindi pa talaga ako makapag-shoutout. Although may mga na-save ako dito sa mobile ko kung sino nagpapa-shoutout. Kaso, wala din akong time para magbasa o isulat ba para makapag-shoutout sana. Kaya, sa mga nagpapa-shoutout, pasensya po muna. Hindi pa ako makakapag-shoutout sa inyo. Pero, shoutout sa inyo sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa bahay serya natin. Thank you so much guys. Napasalamat ako sa inyong lahat sa support nyo sa amin. So, yun lang for today. Thank you again for watching and see you in our next video. Bye everyone and God bless us all.